tawag nato kung pamanunon urbana. Lugoy, ingani ang dangata nato. Sa ato pang pamanunon is what they call a provider, financier, the source of all things. Na iyang mahatag nagtos iyang ugangan ba o sa mga tao diya sa pamilya ba na naa sila sa iyang bag-upas ng ikasal. In the same way, ang ginuuna, pag ang ginuuna sa itong kinabuhi, provide lang taniya kung sa financial blessings, material blessings, healing, milagro, panalangin, achievements, victories, anything, mahatag sa ginoo. Kaya siya ang atong bana, siya ang pamanunod ng isutan sa Panginoon kanong andawa. Diha sa law nga pamahayag sa mga tulugo. Kita, individual, asawa ka ni Kristo, si Kristo mao ang atong bana. Before, ang atong mentality, pare ra maoy asawa ni Kristo. Si Kristo mao ang banas pare. Nakwalin niyo mo na itong pagtuo kay nagkiminyo siyang Kristo. Pero in biblical sense, in spiritual sense, di lang ordained. Hasta ta individual of us, asawa ta ni Kristo. Because it's one of us is entitled to be with God forever. What's happening between married couple? Di ba mangkuyo ang banag asawa? Because they are married couple. In the same way, being with God, meaning having union with God, and that is the same in marriage life. Having union between wife and husband. In the same way, pag kaubat ng Ginoo, naki-unite as Ginoo, that is the same, na naki-minyo as Ginoo, kay maunay, nahitabo, ni anang gitawag nato, o kaminyoon, sa laking babay, nag-unite. In the same way, pag mahiusat as Ginoo sa lagi, naki-minyo na niya. That's why, categorically, individual of us, asawa tat ni Kristo. Right? Asawa tat ni Kristo, it's one of us. Monigin pa tayo sa Panginoon kang magdawa. Mauna, kun ang bana mawa sa asawa, kun ang bana ra maoy nangita o kwantag panginabuhi diha sa pamilya, what will happen sa iyang pamilya? Luoy. Uyayon. Sabi ng mga bana ra maoy na income, luoy ang asawa, luoy mga anak, pasmo. Maupuni ang dangatan sa tao kung ang Ginoo masiparit diha sa niyang kinabuhi. Anyway, the will of God, di sa gusto masiparit na to. Pero isabi pinahinto, kitang tao gusto mata makilayo sa Ginoo tungkol sa itong kahalangang kasalanan. And repented sins, may nakapalayo na to, ang Ginoo, dili, di sa ganahan malayo na to. Oh. But because of sins, that is idolatry. Pag maghimo may kagdautan niya, mao na lang imong sentros, imong kinabuhi, bisan sala, kay bawo kang sala imong gibuhat, that is idolatry. Gahimo kag laing Ginoo sa imong kinabuhi. Mogli na kasa ka kay mao na imong imong gihimo, mao na lang Ginoo nimo, mao na kasa ka. Idolatry na in other words. Now, kung ang asawa ug bana magbuwag kaysa luoy. Let's presume kasagarang bana mao maging financier sa pamilya, luoy ang asawa. Inibili pud tanan. Pero akong idealize ang ito. Kisay looy, pag ang tao Diyos magbuwag, masiparit, kisay looy, ang Ginoo. No! Ang looy, tao. Mura ni sa asawa, may income, ang pangara, pag magbuwag, looy ang asawa. Anyway, di tanan. Yung mga reklamo mo yung mga asawa, oh, di buta ng brad, pasaway ang buwag niya akong bana. Kanaon tagi pag kumabuhi, pride na nga. Talang point na ko, what is reality? Pilimero ni Tabo, kamulit, sige ng kinabuhi, o sa makabangon ng asawa, makasugulo ko no. Talang point na ko ba? Pag ang banag asawa magbuwag, niya ang bana may financer, kaysa nooy, anak o asawa. In the same way, kita may asawa sa Ginoo, dapat kaubad sa Ginoo, union sa Ginoo, every second of our lives, dapat intact sa Ginoo, kulitano sa Ginoo, pag naay tinising masiparit na sila, dili siya mo nasiparit. Kita mo nasiparit sa king tons nung sila. Isa ito pinahinto, kisay Lord, ang Diyos kita, kita. Muli kong Kristo si Bangilyo, pag ang papanunod, wak na sa pamilya, magsugod ang pamilya. Oh, oh asa. Is
scarcity of all things will come to family without the pamanunun, bridegroom, without the financier, without the provider, ang pamilya magsugod o kauyayon. Mao po niya may tabo, kung wa ang Ginoo sa kinabuhi, uyayon po ang atong kinabuhi. How about you people who are viewing and listening right now? Dobera ba mong ga-divorce sa Ginoo? Ang asawa ko sa Ginoo, individual of us. Dobera ba ang ga-divorce sa Ginoo or annulment na? Ang uban, nahinay nagpalayo, ngitak naglaing bana, kinsa, yawa. O giliyawa, manabuhat ng kalibutan na mula itong bana. Maunang daganato, nakasag adultery. Ang uban, nakasag concubinage. Right? Mauna nga itong magkita. O laki ka, ngitak ng babae, concubinage mong sala. O babae ka, mangitak laki, adultery mong sala. Daganato, nakasag concubinage o adultery. Nga no, daganato, nangitak na yung bana. Not literal nga bana. Inuwi na ako, inana. May mga asawa, ngitaglaing laki. May mga laki, ngitaglaing bari. That is reality in our society. Right? O yun? Sige ka lang dami na arun. Posible ka rin igro kasi akong diwali. Pero what I mean in spiritual realm, if we are the wives of Jesus Christ and He is our husband, there are many of us who are committing, who have sins of concubinage and adultery. Instead making God as our primary husband, the only husband of our lives, there are many of us who are having many husbands. Unsa magin yung husbands na to, instead ginuura, warta, gahom, dungo, handi, yawa pa, sala pa, mo kaya itong gilipong banas itong kinabuhi. Mulang gata na ito nakasatag itong kibinids, nakasatag ito ito eh. Right? Kung sa may dangatan sa bana o asawa na makilimo o illicit relationship between sa ubang tao, hayahay, maayo ang dangatan? No. Galasa sa city on siya tugas mo yan yun. What will be the ending? Miserable pamuyo. That is the same to its one of us in spiritual world that we live, you know, pag ang Ginoo atong alisdan, uglaing Ginoo, meaning alisdan ang atong bana na Ginoo, may bana, mamisirable doon ang atong kinabuhi, mo na endings mga maluibong asawa o bana. Tama mo, maluibong bana asawa o hayahay ang ending, miserable ang ending, nilad ang ending. Mapulidangatan sa tao kung ang Ginoong Isokristo itong bana kita yang asawa, kumangitit ang laing bana ang sala, yawa, sa itong imong bana, kwarta, bahandi, dumog, propisyons mo itong bana. Hindi nga ito na, wah, may kwinta ang dagas itong kinabuhi. Miserable ginang kinabuhi. Kamo, nagtanaw, naminaw, pila inyong bana, ginoora or naamoy laing bana? Literal na ba na tao? Namo illicit relationship. Other question. Kung dili mangali having another relationship to another person? May question. Tingali ba yung daghan mo ba na? Kwarta, bandit, dungog, profession. Instead, ginoo na ba? Sa libang pinamabutanga, may inyong ginoo. Uglaki ka, kasakag, pinipimilin sa na. Ugbabay ka, kasakag, adon tiri sa na. Si Kristo na dapat tong bana. You got me? Mo'y dapat. Kung yung sige yung Kristo, yung mato ni Kristo, apan kung kuhao na ang pamanunon, anha pa si magpuasa. Pagwa ng pamanunon siya, nabanas 12 apostoles, liberados Israel, pagkaluwi. Ini akong opinion, dini ako. Kung gusto mong search, sumala sa St. Jerome Biblical Commentary, page 27. Ako ko nang lista ng page. Okay, in case there is somebody nga mo question sa akong opinion, ay na ako'y ikatag na opinion sa mga scholars, dili man sini ako. Nga nang manangkon makong teaching na di ako ah. Who am I to do that? Ako ra ng mga
nabasa sa mga iskalas, ako nang di-expound ninyo. Oh, di ba? Nadiin, kita individual ang Israel sa una asawang Kristo, ang 12 tribus representative sa 12 katribus Israel. Pero sa modernong panahon, kita, individual o mas asawa ta ni Kristo, ayan si Pan, asawa ni Kristo. Oh, di ba? Ang ato mong pagto, pare kay asawa ni Kristo, no? Individual pas, asawa ng Kristo. Muna kumangita, taglain Kristo, lain bala, kasatag adultery o incubilance. Daghang tao, karo nakasaan yung saa. Mortal naman ang sala. Muna yung Exodus 32, 19, nakasaan mga tao rin itong adultery. No! Ilang diarista ng ginoong baka. Ang ginoon nila baka na, instead to the real, ang genuine God. And you know, we are light to the people in Israel. Most of the times of our lives, instead of having a genuine God, we replace God. Sa gitawag na itong fake God, a false God. Dili nalarawan, ha? I can justify it, dili nalarawan, di pulis ng tao. Ginoo mo ganitong larawan. Larawan naman na, huwag mo ng himong ginoo na ito. Ang himong ginoo sa dagan, sa kwarta, dungo, bandi, sa kasikatan. Mauna. Mauna, kung naata amin dapita, mura nang banag asawa nga nailain, magubak ginang pamilya. Ano gayan? Magubak. Mamiserable ginang pamilya. Magagubot ginang asawa o banag. Ano gayan? Ang hindi na mabungkag ng pamilya. Mauna eh. Resulta separation between husband and wife. And destruction of the family will happen kung ang matag-usangan as pamilya na ay mga illicit relationships. In the same way, if God is our ultimate husband, kita iyang mga asawa, kung magbatong tagayin ginoo, na imbana na mo ang mga kwarta bahan ni anything here on earth na nakarepresent ni doon na ginoo, what will happen to us? Ending, miserable life will happen to each one of us. Ang ginoo ay may tamo niya. He's still God. Kita inuwi. More than today, my question to the few, pila na imong kabit? Pila ka mong imong kabit? Ang tanong mo, sa brother, laki mong ko, babay, that's not only the point. Pila na imong kabit? Kwarta, dungog, bahandi, kanang mga butang ba nga nakatrap ni mo? Imbis ginoo na imong ginoo, imong ba na? Kini mga butang nga, mauwi nakareplace si ginoo. Oh. Pwede mong kabit, babae. Mika, lucky brother, wala raba. Wala raba kong lain. Isa lang akong bana. Hopefully, that's good. Pero my question is, kung tinood wa kay illicit relationship between a person, maybe, tingali ka ng kwarta, propisyo, negosyo, talan, na naanibo, na nakababag sa imong pagdugos, ginoo. Na mo na imong ginoo, ginoo, in replacement to the genuine God, to the real God. Mauna ay nakasaka ka ng adultery. This is the logic and this is the principle sa balaang kasulatan. Nang ginoo atong bana, kita iyang mga asawa individual. Maybe bangko po na inyong tipsin na dungog, no? Kanina, he's good kung fasting. He was at least at biligas. Ang fasting, ayaw kaon. Pero ang imuwa ka na ihatag mas mga pobre. Ihatag sa mga charity outreaches. Oh, karoon ba mo ka dungog tingali anak? Kurat mo. Kaya itong pastil ang daga naman, huwag kaon na, okay na. Inig-abot sa oras, tingkal kaon, nawa kay hiyatag, ayos this na. Natingali ka rin, kadungog mo, nga ang ginoo atong nabana. Unya mo yung mga laki, kami brother, na bakla na dami. Kung bakla mo, bakla itong apostolis una. Kasi sila may unang asawa ni Kristo, siya may pamanunod. Unya, huwag atong literal, itong lima kabuok, babae, sa 35, 1 to 12, 1 to 13. Lima to kabuk, si Kristo ilang pamanunog, ilang tabangan. Kasas Kristo na itong pintubilis, lima kabuk. Kung ato ng literal, do not think literal words because those Corinto precise ang literal na kapatay apan ang Espiritu Santo gahatag kung kalam. Parang do not internalize what I deliver to you today in literal sense. Do not do that. Probably you will be mistaken if you will understand my message today in literal interpretation. But interpret this with the wisdom of God given to us from our baptism na nadawat that we received the Holy Spirit, Acts 2:39. Ikaw laki, pilay mong kabit. Ikaw babae, pilay mong kabit. Di laking tawa.
posible ni babae way kabit laki, posible ni laki way kabit na babae, pero posible na ni kabit bahandi kwarta ni gusto kabangan, infant ni gusto provision, mao na atong kabit sa adlaw-adlaw nato ra pagpanaw kay mao na nakatrap nato imbis manimuta na luya og pitfall sa Ginoo na atong bana. Our spiritual husband na mao si Kristo. Sana ba nga ito man siyang dyalisdan sa makadagdang higayon o laing bana? Therefore, dagan na ito nangabit sa makadagdang higayon. Right? O yun nga niya akong presentasyon. Bahala mo, gawin mo mo yun. As long as akong ipasabot ninyo ang opinion sa mga iskaas. On the other side, ningon dali, walay mo gamit o bagong panaptoy tapak sa laang bisti. Ingong bang scholars kinireferado ni sa Old Testament o New Testament? Daang bisde, Old Testament. Bagong bisde, New Testament. Okay? Kay kung buhato niya kini, ang bagong panapto makagisi sa lang bisde o musamot kadako ang gisi. Sa ato pa, it's not good na ang daang bisde tapakan sa bagong bisde. Or else, ang bagong bisde tapakan o daang bisde. What will be the effect? Kabang-kabang. Take note the word, kabang-kabang. Ha? Ang hindi na, decoloris. Nga nung decoloris, eh kasi klaseng color. Kaya tapat-tapat mo. Kabalo mo, mga kapatid, kinirabang daang bisti, bagong bisti, retirado na sa atong kinabuhi. Daang bisti, retirado sa daan atong kinabuhi. Old life. Nilab niya kinabuhi. New Biste is referred to bagong kinabuhi. Pero you know what? The fact, dagantaw, mura og sinina na tinapakan. Nga no, naisanina na lindot, tapak-tapakan. Yan ang bangmutan o tapak-tapakan? Dili, lain, usong pala sa una. Yan mga pantalon na grabe tapak-tapak. Ha? Like kulor ibabaw, like kulor umus. Yan na po yung salina po, ito yung tapak-tapak, reinforce mo, reinforce mo. Pero you know what? Kung normal standard, kapananaw, hindi taganahan, tapak-tapak, mauwaw ta. Ako lang, hindi may tamusuot o may mansa, gamay lang. Kaya makonsyos ta, uy, nang may mansa. Wala nga siya ninalain eh. Tawana kay, suot mo nga siya, mansa. Samot ang tinapakan, ayaw mo glimod. Samot tinapakan, kinsan nyo niya, wala. Mauwag kang musuot kung tinapakan. Kailangan itaawos, matas makakita. Sa ano pa, logically speaking, walay tao ganahan kung tinapakan sinina. Ikaw nagtanaw rin, ganahan kang tinapakan, ikaw inang Erin, ikaw Gopila, ni Minse, ni Dodo, ni Sunya. Oh. Ikaw na ilimon, oh. Na ilos, asibis, itong pinanggang pamilya. Nainuna o nai sa luma, kumusta na yung kaluma? Ha? Ikaw po Mariner Singh. Ikaw still midway, stringing, paribird. O, paridudong biniga. Kumusta? Pariduting. Ilumunong ng duha. O. Ganahan mo tapak-tapak, magtanaw. Ganahan mo. Ha? Siguro, kung ihanap pang tiya, akong anak, ay, hindi na kayo bawag tinapaka na, pasuot na. Musuot siya na, pero nakita na sa nako akong pinanggang anak na mureklamo, musuot, kung medyo tanaw niya na medyo may pagka gumos gamay or else may gisi gamay. Ingana na kakonsyos akong anak na mo 3 years pa. Samot na siguro idara na. Di ba? Inangairi? Kumaring bilanik? Sambot na siguro sakto ng pananaw. Kita ng tinapakan. Maka-attract na ito na. Tinapakan, malintawang nag-isuot. O. O niya, o kita po'y magsuot nito. Pahita po ng tinapakan. Eh. Paina, eh. Tinapakan. Ma. Mayroon din ikaw ina ngayon. Kaya mamalit ka, sinina na po. Di yung tinapakan. Pure yun. Nalako rin isuot na ninyo. Nakiling old na bisti retirados old diet, new bisti retirados bakong kinabuhi, this is my analogy. Kung kita dikta ganahan mo suot kung tinapakan kay mauaw ta,
kung makakita kay tinapakan, muriklamo ta kay tinapakan, mukumin sa ba? Sa ato pa, ang Ginoo di ay di sa ganahan magtanaw nato na ang kinabuhi murang sininang gitapak-tapakan. Meaning na'y kinabuhin maayo, na'y kinabuhin dautan. Na'y batasan maayo, na'y batasan dautan. Mauna ang kinabuhi na to, murat ang miste sa makadagang ngayon, gitapak-tapakan. Kundi ka ganang mutanaw o salinang kinapak-tapakan, in the same way, ang ginuupod, di sa ganahan, mutanaw na to, ng atong kinabuhi, murat miste na daghang tapak-tapak. Anong tapak-tapak? Nag-mix ang daan o bagong biste, mauna sa atong kinabuhi, sa makadaghang igayon, nagtapak-tapak ang atong batasan, na'y maayo, na'y dautan, na'y nilad, na'y maayo. Kung sa may mas pabor, simpre, pabutang bago, kasi ganang daan niya, wala. Kasi may ganang daan, biste, wala. Kaya ang itag bago. Maunang ginoong, ganahang bago di sa ganahan ng atong biste, kinaiya, batasan, gawi, pagkatao, daan. Gusto sa bago ta. Ingana ba ang tao? Gusto sa bagong biste firme. Gusto lindot isuot firme. Ganahan kang tinapakan, dili. Tama? Maupunay Ginoo. Di sa ganahan tanaw ni mong gitapak-tapakan ka. Kaya na'y maayong batasan, na'y bigyan batasan, na'y ngilang na batasan, na'y maayong batasan. Murang di tayo sinina. Tinapak-tapakan. Sa magandang igayon, mura nag-misting tinapakan. Yeah, ganahan ka magtanaw, tinapakan, dili. Maupo ng pananaw sa Ginoo sa tao. Maunang ang gusto sa Ginoo, misting bago atong solobo, di kamuta, na bago ta. Kung naamay, mansa, di tapak, lahat ng mansa ang tapak, mansa sa dao, kila, kay tao pamanta, perfection will be done in the second life, right? Pero tinapakan, medyo dako na din ang damage. Tapak na gulo. Huwag ka naman siya, madapag yuri. Madapag ng bagnosan niya, kung sa'yo, bagnos niya. Ah, brass ba, baby? Pero tinapakan na galing biste, murag, ingon tagwa na gini. Dako na gini, damis, di tapakan na. Pero man siya, okay na, madaan na. Inga na, ka, balag man siya. Di lang kayo tinapakan itong kinabugi. Right? You got my point? Many people of God. Kung ay gustos Ginoo, gustos siyang bangko atong biste isuot, gusto siyang dilit tinapakan ang atong isuot. Ngunit dapat na itong naimuon sa itong kinabuhi. Bagong biste, meaning bagong kinabuhi. Kaya, mahal na mo suot o bagong biste, mamalita. Pero nga itong kailanman, itong batasan, kinaiyang gawin, itong karoon, daan pa, pamagsibo. Pag manuot ang biste, literal na biste, bago, maningkamot ang musibot na sa atong kaugalingong pagkatao. Kay ang ilan, ang mystery bago, ang gisulpuban, daan ga kong kinabuhi. Ang resulta, plastic, matitulitri. Dagang tao, nindot ang business gawas, pero ang sun, hugaw. Punos, kasuko, kapungot, kalimaran, kabigao, whatever. Mora, hopefully, this is my reminder to Lupas. Apil akong kabalingon, akong gipa, imanuhan, karuntak na. Bagong biste dapat itong sulubon sa itong pagpanaw ng kalibutan. In connection sa atong kagalingong pagkatao na misulupan sa bagong biste, na mag-upon para magsibo. Right? Mauni message na ningon diri, ang daang bino, ang daang sulandi, pwedeng sudlag bagong bino. Ang bagong bino is referred to Jesus Christ, ang daang sulan kita. Therefore, God is new. Dapat ang atong kinabuhi mag-uhol para magsipo ang bino o sudanan. Yung si Kristo, dapat mag-usulan sa bagong bino. Meaning, bagong tao sa bagong Kristo. Manihuban sa may skalas, hindi ako. Sender ang biblical commentary, page 27. Ina ng opinion, ako rin yung gisakyan. Nanguwambra ko silang opinion, ako rin yung gilabrit. Tama? Ngunit ginoon. Muna, if you want, lang ginoon mo sunod, what's the advice of the gospel?
bagong sundanan, meaning kabaguhan ang iskinabuhin mo, or message sa Ebanghelyo kayo tataa. Aron si Kristo mo puyo, kay 1 Corinthians 16, templo tas gino, ya, ganaan kang gino mo puyo na itong hugaw pa. Daan tas lang, hindi mag-damage, ha? Amo sulod, pero hindi anyway, man may madamage sa gino, kay gino man siya, pero I don't think so, ganaan sa mo puyo, kung ang sundan daan o hugaw, walang iwan ang Ebanghelyo ron, dapat bagong sulan sa bagong bino. Means si Kristo ang bino. Isulod sa atong kabalingon, dapat bago punta, reform, transform, renewed one. This is the message of the gospel for all of us. Ngayong adlaw mga kapatid. Gusto ka ang Ginoo mo sulod sa imong kinabuhi? Ala, baguhon ang atong bisti, kinabuhi, nga baguhon ang sundanan, na mao kita, aron ang bino, na mao si Kristo, musulod sa atong pagkatao. Salamat sa atong mga iksuon na mga bago ni sila na sundanan sa bagong bino. Himong kung saan ang bino nga bagong isod ay matawana, ang usas inaiya ni Kristo ang pagka-generous. If you are a generous person, meaning, yarian kang bino sa inyong pagkatao, bilig. Mga ni matawana, yarian ang bino, pero hakog ka, ay, alam, ayaw ko yung nagyarian ka sino, iyaman na sino ng hakog. Katingi, kakulipot, di. Yan, nangamuli ako, ikabadil, grabe yun ka ka, babaon, musulting yun ka. Ang aman, ang aman, magsensahin ko din, ang gawalin ko, di, magbinakba, nila. Ang aman, magsasinyas ko rin yun, di. Bapagigamit ko rin, babaon, di, ang magwali. Di ba? Mawala siya. Then, thank you sa atong mga benefactors. Then, dadabrig yung copy na rin, mais. Palit mo, t-shirt printing, power order mo, t-shirt rin. Rosary 1, natabrig yan dyan sa bisina. Then, tawid ka di ay, see you. January 31, 2014, adlong business na alas dos. In courtesy of Inamam PB Castulo. Then, I would like to express my humble thanks sa tanang donors sa atong artist and feeding program. Thank you to Prisca Lopez for Pascal Cabunok, Nim Palop, Antonet Galve, Rio Clarit, Nona Beza Alaba. Then, once ago, Bryce, Kumaremil Dred, Uparig, Ramil Bitangkor, Juan Angel Makinano, Pipista, Milchor, and Irene Aguilar, Kirne Pilamiditas, sponsor na ito sa pagkaon, ang Rose Cooling Cookies, ni Paricrisio o Pumari Sulya. Wow! Nga no? Kay grabing kusuga daw yung Rose Cooling Cookies. Munang, kung maluoy mo nila, order ko muna gan. Rose Cooling Cookies. Then, binuminsan, bino, transportation na ito. Mr. and Mrs. Andy Harumaong, Nitay Josue Ugnay McCree. Then, Sir Nelson Galbo, may buntag. O Anonymous o Pangdan, na ay may sponsor o choice. Juice Jai. O, hindi lang takahiluwas na ni Juice. O, Juice Jai. Muna. Muna yan, gingon, na sponsor siya, Juice. Then, Nicolas Ilumido, kontakan ninyo, na ibalik yung utas na mandi doon mo at 806 square meters. May muntag, Pariculas, Umbas Dio. Thank you mo sa pinsularan, na ilaling, ganito, Kandagay. Good morning, Kandagay. May muntag nyo niya, Sister Nulpa, mga tiguan sa Kandagay. Huh? Then, Firna Pilimeridas, thank you so much. Oh, lahat kami gapon, among driver na pinagkusgan, o ilaling, ang among bagong Yula Valdez. Si Agapila Medidas, thank you sa mga pamilya. Spread for the Jesus, Ugnay Cristita, si Rui, o si Nakay, Dalong Bibi Berasor, Monica Berasor, Nes Tulido, mga Anyula niya, Tatong Chimpo, Bumulayal, Simulaso, Herodia Bernadas, at Amusa Patosino. Oh, kumusta mo niya, Sir Arceline?
Ang kasokon na Repilias, mga katiguangan, Sindulman, mga kailakas pinapilisilda, may muntag, then, Inang Irene, kung tayo may tsoro ba ni Kumaring Milaneng, Mills of Brill, may muntag ninyo sa inyong Diyosin, pagpalahin. Ramir Malibitancor, please pray for Regulo of Midibitunyo, Tony Luis Manira, may muntag, tayo tuni, sa pahina, Labing Kupol, Anda di Boracay, Anda lang sa Gabriel. Nindot kayong Anda Boracay, Antum. Tapan is Global Dose. Tapan ni sa Global Dose. O uno, Dose Research, ni Taidil, o ni Kristatan, hapipista ninyo. Antum, waybayat in Transpeace, Anda Boracay. Gamit lang mong spasitismo yung bayaran. Palitunong kita binida. Salam Kisdero, let's pray for Pabing Bitonyo, ni Kistamado, na Nida Escobilla, kumusta mo? How are you? I'm fine. Thank you. Naginida Escobilla. Long time no see. Arwetsi profile drinking water o pangdan. Madrid, may buntag. Salamat ninyo. Then, Jupors Iron Sign. Basin ng Pamintas, Kamalayan. And for the same, Sinja Gis Asidilio. Mo, trabaho ni o mural painting, oil painting, yung now, pwede na ipintal ni Jupors. Yes, canvas. Asimis Manipinis Gym sa second floor. Pabayos ang sinawas, exercise mo sa Asimis Manipinis Gym. Ilimon Reniwa sa Kalipay, kumpawa, may muntang. Ilimon Reniwa, may muntang nyo liya sa Kalipay. Kalipay ba mo? Just pray my Judan Balino families. Na inating isan din ay Kaling Balaba, may muntang. Mga tiguang liya sa Kalipao. O, oh, ubanit tayo bin maban, unay bibi, tayo Dunsville. Atty. Cinco, Atty. Villacastello Luris, Maria Anilyong Ukmina, Espeon Supresa Nalasa, Nairini Galeguer, Nesas Octubre, Nenong Magasinas, Bilang Umawas, Mga Andrade, Mga Saolga, Demokrito Rosario Lagi, Carl Lumod, Losa Sagusoy, Tadjido Tan, Dilong Bahandi, Ito'y Bahandi, katingan po ninyo. Isa pa, Iling Pagar, Sima Tadina of Lu, oh, Patimbual. Nairini, kumusta Nairini? Inanggang inahan ni Captain Victorio Galivier of Tumulmunti. Then, please pray also for 1 October, kaming Papi Castino. Then, Tito Mamisula, ang Kapitan Kaneng, Pasita of Tico Galulo. May karidad ni Apigampo at Isunya, Amel Tadina, please pray for Albino family. Kapit ang po ninyo, kung sa pa. Si Frank Asoy, then please pray also for Mililino Cordelia, kumusta, Emily? Face Lazaro Paina, Lando Dublas, Tamil Comita, kumusta, Emmanuel? O, oh, Melissa Duitis, Kunsing Indy Mililido, si Son Silingranis, na ipiarang kaya pingang po ninyo, Valentina Lucero, Tico Landagalabo, ang buhutan ni pamilya na. Ika-estay Tico, sige nyo na una. For my insurance sa Knights of Columbus. May muntag, may insuon ako sa Knights of Columbus. Mga laki apil mo. Huwag apil babayan niya, kaya pang laki rin Knights of Columbus. Thank you. Then the spirit for Jose Madira, David Roma and Ambibit, kumusta? Then, Pertunina, Ron J. and Rondon Galia, kumusta mo? Tainay, Flex Kasing-Kasing, mga Romao, Etingting, mga Kunyado, oh. Isa pa yung mga masikito, mga tiguang sa palibot, ni Bea Karininder yun, ni Maria Kagampang, may muntang niya, Christopher Chiara, good morning, o Banister Elaine. Then, Berto Boyo, pati Sabino, si Dela Galindes, please pray for Don Pangalmo, Kristen Godinis, Troy Anili Ukre, please pray also, sa tanang wak na kukinundong, diapigam po ninyo, ni Bea Karininder, samo po yung anong daway. Then, Dickless Naran, may buntag, Porteria, Domitio Albino, Henson Marketing, Cellphone Logic, Aspanada, Skina Palomasura Spark, Sulinang Angelo, Benetas Products, Nico ng Nagalaman ni Peranti, Bibi Alex, Tabi Mubaling Michael, Bistring, Sister Judith, Joel Tigbas. May buntag, Tetulog, Toklopi sa Ulan. Good morning, pagpalain. Inikura Iko, may buntag ninyo. Pini ng Renay, Rosa Asidilio. Doral Ba Sisters.
Tapos pa nag oras, X na mo. Ano? X. Para na, we discuss. Ako mong i-dapit. Then, Nicolas Lubido, Titong Celon, Renaldo, Andre Galintes, Kibler Saunia, Abel of Tilaranido, by the way, I remember, sa akong bagong anak ko, si Christine, anak ni Pare Bert o Sister Lucy Laverneria. Bas kung mga bagong kumari, we were in Tabuan kagapon, ako na-meet ang mother, mga mother butlers group. Nalipas na nakita sa ako, ito sa booking sa Tabuan. Naimuntagin niyo, taga-Tabuan people. Grabe, di mataba mga tao dito. Very what you called, kananggaan mag-aura ba? Oo. Oh. Pinanggaon kayong bisita. Abili nung pinaranyedo na yung minahang, may muntang yung minaranyedo. Mukulgang Pagubayag Family, Herodia Bernada, Asmanil Kumita, Elimera Family Garcia, Ronnie Margigalgo, Jose Noy Galindes, Pironia Madeluso, Nestabuan, Mr. and Mrs. Casey Paginawan, Dodo Roque Baybay, mga loving couple na yung banarsinyo, Bisigal Yedo. Muntag ya. Ito po ang Museo Pinilika Museo. Katulito, Mrs. Wilma Castulo. Henry Cruz Escoyaki, Ampo Ninyo. O ba ni Pat, ha? Ni Patricio Ulaybal Mechik sa tinawag na pangalan na ning at uning suod na mga higala usaba na po ni mga dibati ba o ba ni Felicidad si Florencio Pizal Ulaybal then Joseph de Cagampang Istria Simo Hindi Cruz School at Tirampo Mr. Torino, Rosalini Cookies, Mr. Mrs. Malmantilan, Mrs. Muna Berdialaba, Casmeting Salumalo, Panimusong Disolaran, Angel Primitivo Cagas, Hagnas in House of Beauty, Tapan ni Camyayo Mila o Rico Asibis na siya for parlor. Then, Anisito po ng Lido, kung ni Alma Asa, please pray for Alma Asa, kaya naan yung ibati. Then, Manuel Vincent Terce Lido, please pray po ba na si Lido, please pray for his family. Sa si Motor Parts of Garcia, General Alabalaba, Henry Simil Quartiros, Douglas Family, uban ni Tiang D. Cardo Galulo, iapigam po ninyo, uban ni Kalin Aceron, Jasub Canan. Then, Mr. Mrs. Sita Galulo, Berga Store, Berta Pangan, Lino Melicordilla, Mercy Cadilinha, former Captain Pining, Andrelio Hamura, Rico Milasibis, Mando Mibliksunis, Ring Muntag, Stil Bibi, kugihan kayo itong igala. If you want to help, just come to Stan Bibilip Sunis. Pinangga ng Brad Mando. Kumusta yung mga radio just public market? Pagpalain kayo ng Diyos for Diria. Salamat. Then, may Papi Castillo rin ni Cafe, It's from the Parks. May Mami Nguyen, may buntag ni Mami Nguyen. Ubana na Adel Francis. Ming, kumusta? Kagawa titin o panda at karmintinyo. Then, Amix Kainan. Mubuking Tanan Airlines to go fast crap. Come to Alma Costanes at Bangsa LGO of Duero. First po sa skoro pa ng Mina Asimbis, Mrs. Luz Duren.